Alright guys, wala nang intro, i-review natin tong Blue Moon Belgian White. Ang type ng alak na ito ay ale. Bale, dalawa lang ang klase ng beer guys, it's either lager o ale. At ang karamihan na iniinom nyo, or most likely ang mga iniinom nyong beer ngayon ay nasa lager category yon. Ang mga lager, ang mga karakteristik nyan is clear. At from the root word na lager or lag, bottom fermenting yeast ang mga lager. So ang natitirang liquid sa taas is malinaw. Samantalang itong mga type na ale ay nasa top fermenting yeast. At mas mabilis itong gawin, so may mga natitira pa siyang mga flavor at mga elemento sa liquid. Kaya usually ang mga ibang ale na product is malabo. Katulad na ng type na to na tinatawag na wheat beer or white beer. At usually, yung mga ale na beer ay mga flavorful yun. Katulad ng stout, lasang-lasa mo yung pagka-roasted niya. Ito namang mga white beer, hinahaluan to ng mga iba't ibang flavor katulad ng citrusy fruit. So, maasim-asim ang mga ganitong klaseng beer. Katulad ng ang dalawang example na naisip ko sa white beer ay ang Hoegaarden tsaka ang 1664 Blanc. Gawa ito ng Blue Moon Brewing Company at ginawa lang ito noong 1995. Ang ingredients nito ay may orange peel extract. So, expectin natin na maasim-asim to guys. Alcohol niya is 5.4%. Ang origin niya is nasa Colorado daw, so USA. Pero ngayon, Canada na ata nagpo-produce nito. Di ko lang sure. Okay, wag na natin patagalin guys. Buksan na natin, tikman natin, amuyin at tingnan natin ang kulay. Expected ko na malabo to. Okay, ang head niya is hindi pure white, medyo yellowish or brownish or orangey. Ang kapal ng head niya guys, kung makapansin nyo. At yun nga guys, hindi siya malinaw. Typical ale characteristic. Marami pa siyang natitirang flavor. Hindi katulad ng lager na malinaw. Ang amoy guys, light lang ang amoy niya guys. Hindi ko masyadong naamoy yung alcohol niya. Ang naamoy ko is yung asim tsaka yung tamis. Matamis at tsaka maasim. By the way guys, i-review natin yung graphics. Yung graphics niya, ayos lang. Although maganda yung logo niya ng Blue Moon. Yung text pala. Gumamit sila ng bilog na yun nga, moon sa background. Belgian style with ale. Hindi ito white eh, parang beige. Sakto lang guys ang graphics. Wala naman ako masyadong reklamo. Okay lang siya. Tikpan na natin guys to. Uhawa ko ngayon. So, cheers guys. Okay. Walang aftertaste masyado, walang alcohol kang matitikman. At yun nga, natikman natin yung asim niya guys. Masarap siya guys, refreshing. Although sa pagkaalala ko, yung 1664 Blanc, parang mas masarap para sa akin kumpara dito. Hindi mo malalasahan ang alcohol guys dito. Para siyang juice na maasim. Konting lasa lang po siya ng alcohol. Although guys, 5.4% ang alcohol nito. So malalasing ka nito. Madadaya ka nito. Akala mo walang alcohol kasi hindi mo matitikman yung alcohol. Overall guys, refreshing siya. So kung imaginein ko tanghali or mainit na panahon, masarap to sigurado, lalo pag malamig na malamig. Sa pag-aalala ko, parang mas masarap yung Blanc 1664 tsaka yung Hoegaarden. Ito masarap din pero sakto lang guys. Yun muna ang review natin dito sa Blue Moon Belgian White. Delicious din. See you next week. Bye. Cerveza TV.